Alam nyo ba na alam ng mga Satanists kung ano ang consecrated host sa hindi consecrated host? Mga ka-faith, una sa lahat, gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian, Milag, and welcome again to my vlog. Alam nyo, meron akong gustong i-share sa inyo. Sobrang nakaka-bless at nakaka-amaze to. Tayong mga Katoliko ay naniniwala na yung sacredness of the Holy Mass, ng Holy Communion, ng Holy Eucharist, na naniniwala tayo na yung host na yon ay when the priest consecrated, nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo yon. Isa yon sa unique sa ating mga Katoliko na hindi lang to symbol. This is a true body and blood of Jesus. Maraming ibang sekta ay patuloy tayong binabatikos at kinikriticize regarding dito na hindi raw totoo yan at hindi sila naniniwala doon. Tingin nila para lang yung magic, nag-invento lang tayo kung ano-anong doktrina natin. Kung sila hindi naniniwala doon. Alam nyo ba na yung mga Satanists, they are really angry sa consecrated host. Kasi alam nila, totoong katawan at dugo yun ni Jesus. Imagine that. Mga Satanists, di ba? They claim it, naniniwala sila na totoong katawan at dugo yun ni Jesus. Samantalang yung iba dyan ay talagang skeptic sila, di ba? Matindi pa to sa mga Satanists. Pero itong mga Satanists na dapat maging skeptic at hindi maniwala, sila yung talagang nanggigigil sa consecrated host. Kasi alam nila that Jesus is alive on that small white host na yun, di ba? Paano ko to nalaman? Meron ako napanood na isang dating Satanist na ngayon ay isa ng Katoliko, proud Catholic, na sinabi niya na kaya nilang i-distinguish, okay, yung consecrated host sa hindi consecrated host. Kung merong isang consecrated host, tapos ihahalo mo yon sa 100,000 mga host, kaya nilang malaman kung ano yung consecrated host doon. Wow! Grabe, di ba? Sobrang nakaka-believe at sobrang nakaka-bless dahil naalam natin na buhay nga talaga si Jesus sa Holy Communion at sa Holy Eucharist. Okay, so gusto kong ipanood at i-share sa inyo tong video na to na testimonial ng dating isang satanista tungkol sa consecrated host. Okay, so watch this video. Sometimes I get asked at my conferences if when I was a Satanist, could I tell the difference in a consecrated and an unconsecrated host? My time as a Satanist, I attended 2 black masses. I think one of them had a consecrated host, and they were very abusive to it. But I was sitting in the audience, not necessarily in the church service. So I was just an observer of what was happening, and I didn't know anything that was happening because I'd never been to a Catholic Mass. And when they pulled this thing out to abuse it, I had to ask my person that I was sitting with, what is that? You know, it looks like a cracker or a cookie. And he explained that some people believe that it's God. And I was just thinking, that's ludicrous. Who would think that is God? And I knew from the Baptist church, you know, they have grape juice and these little crackers that they give out. I think they do a commemoration type ceremony 4 times a year, quarterly. And so I equated it with that, but couldn't understand why they were mistreating it so.
what difference did it make? And I was not close enough to it to get any feelings or vibe or, you know, any of that from it. Now, having said that, Satanists will either experience great revulsion or sickness or anger towards the host if it's consecrated. They as well, I mean, if you put down 10 hosts or 100 hosts, however many you want to put down, and one of them is consecrated, they'll find it through that method. Now, isn't it strange that, and you've seen these Catholics every day, whenever you go to Mass, you see the ones that are in line, chewing gum, talking in the communion line as they go up, taking it in the hand. I'm not saying everybody that takes it in the hand is bad, but it's just a lot of people lack reverence. And they don't understand, poorly catechized or what have you, that that's really Jesus up there. Body and blood, soul and divinity. They don't recognize that. But yet, a Satanist does. Just food for thought. So I'm sure na sobrang na-bless at na-amaze ka din sa shinare ng ating kapatid regarding sa consecrated host. Kaya nga, every time you go to Mass, I'm sure na nakakatin ka na ulit ng live Mass dahil nga unti-unti na ulit binubuksan yung mga ano, church, di ba? Para makatin tayo ng Holy Mass. And every time talaga na nagtitake ako ng Holy Host, ng consecrated host, ng dugo at katawan ni Jesus, ay talagang pinapahalagaan at talagang na-cherish ko yun every time na nakaka-attend ako ng Mass. I'm so grateful na once again, di ba, nakatanggap ako ng Holy Communion again, ng live, di ba, hindi online. Kasi iba pa rin talaga pag live mo siyang natatanggap at ramdam na ramdam mo na nandyan si Jesus. At every time na nagtitake ka ng Holy Communion, ay binabago ka talaga ng Diyos at nililinis ka niya sa iyong kasalanan. Tayo mga Katoliko ay talagang pahalagan to at huwag nating i-disregard dahil mga kapwa ko Katoliko, totoong katawan at dugo ni Jesus yun. Kung ang mga Satanista nga naniniwala doon, tas ikaw isang Katoliko ay skeptic kung totoo nga ba to. Okay. So, wag ganun, kapatid, na yung, di ba, do this in memory of me, na tuwing tinataas yun ng mga pare, they represent Jesus. At through that consecration, ay nagtatransform yun as real body and blood of Jesus. Tawag nga dun is transubstantiation, na naniniwala tayo na it really transform as real body and blood of Jesus. Okay, so I hope na na-bless ka sa shinare ng ating kapatid at pwede mo ring i-share tong vlog na to sa kaibigan mo, sa mga kilala mo, na alam mo na sobrang mabibless sila through this vlog. Okay, so after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to be part of my supporters group and if you want to support my channel, dito sa baba ng video na to, ay may makikita kang support now button. I-click mo lang yun. At kung sa YouTube mo ito pinapanood, meron kang may kitang join button sa baba ng video na to. Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise. Dahil number one pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section, makikita nyo. Number one pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered 2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much mga ka-faith for your support. Paano ka nga ba makakabili ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store? Ganito lang ang gagawin mo. Sa ating merchandise store, i-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari, itong I Conquered 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo
upang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontakt sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagde-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagde-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.